Kamusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, i-review natin ang isang Springtime Airsoft Rifle. Ito ang HK G360 Springtime Airsoft Rifle mga ka-review. At gaya ng mga nauna naming Springtime Airsoft Rifle mga ka-review, nabili ito ng kuya ko sa Shopee. Kaya ilalagay ko na lang sa description box ang pangalan ng store. So, ito ang malapitang view ng ating item mga ka-review, ang HK G360. Meron siyang sticker dyan, yan. At meron siyang safety dito. Ito ang kanyang safety, pag itaas, hindi siya pwedeng ma-pull ang kanyang trigger. At kapag nakababa naman, ay pwede nang ma-pull ang trigger. At ganun din dito sa kabila, meron din. Pareho yung nag-change mga ka-review. Yan. Kasi pwede nyo gamitin yung ganyang thumb dito kapag i-pull down nyo siya. Yan. At pwede nyo rin gamitin yung trigger finger nyo kapag i-pull up nyo siya. Ayan. Para hindi na ganito o ganyan. Yan. Nahirapan tuloy ako. Yan. At ang kanyang buttstock din mga ka-review ay pwedeng lagyan ng sling dyan, pwede din dito. At natatanggal ang kanyang buttstock mga ka-review, i-slide lang natin ito. Yan, slide tapos pull up. Yan, tatanggal ang kanyang buttstock. At may dalawang choices ang kanyang buttstock mga ka-review, pwedeng dito mo siya ilagay or pwedeng dito rin sagad. Depende na yon kung saan ang komportable kayo. Ayan. Tapos nag-lock siya. Tapos bababa lang. Ayan. Depende yan sa kung ano ang komportable sa inyo mga review. At ito naman ang kanyang iron sight. Ayan. Maganda ang kanyang iron sight mga review. At natatanggal din ito. Ayan. Tatanggal siya. At pwedeng ibalik. Yan. At ang kanyang charging handle mga ka-review, gaya ng tunay na G360, pwede din sa left, pwede din sa right i-pull ang kanyang trigger. Ayan. At ang kanyang magazine, ito yung kanyang mag-release mga ka-review. Ayan. Yan ang kanyang magazine. Walang lock ang kanyang magazine mga ka-review. Kaya kailangan nyo siyang i-pull down tapos sabay asok ng mga pellet. Ayan. Tapos wala ding lalagyan ng mga pellet sa loob mga ka-review. Kaya kapag naubos na yung pellet sa kanyang magazine, kukunin nyo talaga siya at lalagyan ng mano-mano. Ayan. Balik natin. At ang kanyang front handle mga ka-review ay natatanggal din. I-click lang natin ito. Ayan. Tapos matatanggal lang ang kanyang front handle. Ayan. Tapos dito nyo makikita ang kanyang barrel. Ayan. Lagay lang ulit. Tapos click. At meron din siyang rail dito sa baba mga review. Ngunit maikli lang siya. At kanyang upper ng rail ay napakahaba. Kanyang naso. At itong item natin ngayon mga ka-review ay real size. At tulad ng totoong G360 mga ka-review, hindi natitiklop ang kanyang backstock. Hindi natitiklop. Natatanggal lang yung pinakita ko kanina. At yun nga, pwedeng may dalawang selection ng kanyang paglagay ng backstock. Yung upper at medyo meron ding nasa lower na. Ayan. Depende yan sa comfortable nyo mga ka-review. At magaan lang siya mga ka-review. Wala siyang metal na pampabigat sa loob. At dahil nga real size na siya mga ka-review, ang kanyang buttstock ay mahaba at comfortable sa pag-aim. Ayan.
spot stock. At kung sanay kayong mag-charging handle dito sa left hand nyo, pwede nyo gamitin ang ganyang charging handle ng paganito. At kung sanay naman kayo dito sa right hand nyo sa pag-charging handle, ay pwede nyo paganito rin. Ayan. At ang kanyang rail, mga preview, ay pwede natin lagyan ng scope. At ang gagamitin kong scope ay yung scope ng Car 98A na una natin na-review. At ito na, mga preview. Itong scope pala natin, mga preview, ay ginawan ko ng crosshair at papakita ko sa inyo. Ayan, mga preview. Meron ng crosshair itong scope natin sa Car 98K. Huwag kayong mag-alala, ituturo ko ito sa susunod kong mga videos, kaya tune in lang kayo sa channel ko para malaman nyo kung paano gawin ito. At para mas lalong gumanda itong G360 natin, mga preview, lalagyan natin ang kanyang front handle dito sa kanyang lower rail. Lalagyan natin ng grenade launcher na design ng ating AK-13 na pellet gun, mga preview. At ito na. At yan na, mga ka-review. Nakabit na natin ang design na grenade launcher na walang, na hindi gumagana. Ayan. Medyo maganda na siyang tingnan. Ayan. Kompletong kompleto. Wala nga lang tayong suppressor. Pero ayos na rin. Ayos, mga ka-review. Mukhang ganda na tayo. Subukan na natin. Para sa shooting test natin, mga ka-review, i-test natin siya ng with scope at without scope, gamit lang ang kanyang iron sight para malaman natin ang kanyang accuracy at ang kanyang power din at ang kanyang rate of fire. I-test din natin. At nandito pa rin tayo sa tindahan namin mag-test fire, mga ka-review. At nandun pa rin ang ating mga target. Ayan. Ngayon naman, walang scope, mga ka-review.
At ito na ang resulta ng ating test fire, mga ka-review. Sa isang karton, ayan, ay napuruhan niya ang surface ng target, mga ka-review. Ngunit walang pellet ang tumagos. At nung tinira ko ito ng malapitan ng maraming beses, ay tumagos na yung mga pellet dito, mga ka-review. At sa dalawang karton naman, mga ka-review, ay napuruhan din ang harapan ng dalawang karton, ngunit wala rin pellet ang tumagos. Sa accuracy naman niya, mga ka-review, makikita natin na merong mga pellet na tumama dito sa bullseye at mga pellet din na malapit na sa bullseye. At dito rin sa isang karton, ayan, may mga pellet na malapit na talaga sa bullseye. Kaya kung i-rate ko ang accuracy ng HKG360 natin, mga ka-review, ng 1 to 10, ito ay nasa 7. Para malaman natin kung gaano talaga kalakas itong HKG360 natin, mga ka-review, ipitira natin ito sa sahig. Tignan natin kung kaya ba niyang basagin ang isang pellet, itong low grade na pellet natin, mga ka-review. Yan, mga ka-review, nahati niya yung pellet natin. Ay, hindi pala, nabasag niya, mga ka-review. Ngunit tumilapon yung ibang parts. Subukan pa natin ang isa. Ayan, mga ka-review, nakayanan din niyang basagin itong mga itong pellet. Yan, subukan pa natin ang isa. Ayan, mga ka-review, basag na basag yung pellet. Ngunit hindi siya naging pulbo. Ayan, may kalakasan din pala itong HKG360 natin, mga ka-review. So overall, na comment ko sa HKG360 natin, mga ka-review, is maganda siya, real size, at comfortable ako sa buttstock niya kasi mahaba. Ngunit ang kanyang magazine is walang pellet reservation, kaya mano-mano ang paglagay ng mga pellet dito, mga ka-review, kapag nag-reload tayo. At maganda din ang kanyang lock mechanism. Maganda din ang kanyang iron sight. At itong rail niya sa baba, maganda din to pang lagyan natin ng mods in the future. At maganda rin ang kanyang rail sa itaas kasi napakahaba. Kopya na kopya talaga yung totoong G360. At lalo na ang kanyang charging handle, mga ka-review, kopya talaga. May kalakasan din. Sa tingin ko, may potential ito na mas lumakas pa talaga, mga ka-review. Kaya, tune in lang kayo sa channel ko dahil ipapakita ko sa inyo kung paano i-upgrade itong HKG360 natin. At sa kanyang accuracy din, mga ka-review, is napaka-accurate niya. So, that's it, mga ka-review. Kung nagustuhan itong video, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para mabisuhan kayo sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.